andito ako ngayon sa ilalim ng kabahayan namin kasi maglilinis ako ng sea urchin o tuyom na nakuha ng asawa ko. At tingnan nyo kung paano maglinis ang taga Mindanao ng tuyom. Ito na lahat ang sea urchin o tuyom na lininisan ko. Ito yung lahat. Isang bukag yan na nakuha ng asawa ko. So, sisimulan ko na ang paglilinis ng sea urchin kung paano ito namin lilinisan sa Mindanao na area. Tingnan nyo guys ng maigi. Wow! Ang taba-taba naman ng sea urchin. Tingnan nyo. Pinapulot lang namin yung sea urchin kung maglilinis kami nito. Na ganyan lang namin. Ang iba natatakot dito pero kami hindi kami takot dito kasi ito yung pangunahing hanap buhay dito sa Mindanao, yung pangunguha ng sea urchin sa dagat. Kaya nasasanay na kami na kamayin lang namin yung sea urchin sa paglilinis. Ang dami talagang huli ng asawa ko. Ganito ang buhay namin dito sa aming isla dito sa Mindanao at araw-araw namin itong ginagawa. Araw-araw namin itong kinumauma. Ang paglilinis ng si urchin. Dito namin kinukuha yung pang-araw-araw na pangangailangan namin tulad ng pagkain at iba pa. Laki ng pasasalamat namin sa sea urchin dahil kung wala to, aywan ko lang kung kakaroon ba kami ng pera. Ang ibang tao ay takot sa sea urchin pero kami hindi na kami natatakot dito sa aming isla kasi ganito yung buhay namin. Ito ang ginagawa namin araw-araw. Katulad nito, oh, pinupulot-pulot na lang namin yung sea urchin. Wow, ang taba-taba guys. So, tingnan nyo. Ang taba-taba talaga ng sea urchin. Parang magkakaroon talaga ako ngayon ng maraming pera kasi ang taba-taba nito. Tingnan nyo. Ang sarap tingnan. Ang laki-laki, oh. Diba? Ang laki-laki ng bulaklak. Ganito kami dito maglinis, oh. Ang iba takot dito, pero kami hindi na. Manhid na kami dito. Ito pa guys, puntahan natin yung kapitbahay ko na naglilinis ng sea urchin. Oh, ito siya, oh. Kung paano niya lilinisan ang sea urchin. Oh, tingnan nyo, naglilinis siya. Iba ang paglilinis niya sa akin kasi gumagamit pa siya ng stick para hindi siya matinik ng sea urchin. Kumpara sa akin, pinupulot ko lang yung sea urchin gamit ang kamay. Wala na akong ginagamit na stick dyan o iba pa para sa paglinis ng tuyom. Ito kadalasan yung hanap buhay ng mga tao dito sa aming isla sa Mindanao. At makikita ito sa Maribuhok, Valencia, Lingig, Surigao del Sur. Ganito palagi yung ginagawa ng mga tao dito sa aming isla. Ang hinahamon kita! May tapang na... May tapang, hinahamon ka raw niya. Pupulutin yung ito, kanyang... Ito, tapang! Kung kaya mo ito! Boy tapang, may naghahamon sa'yo na lalaki dito sa Mindanao at hinahamon rin kita kung kaya mo maglinis ng sea urchin na kinakamay lang. Kung kaya mo linisan ng sea urchin, o, ito lahat ng isang oras. At yan, o, puno yung bukag na yan. Ito na lahat yung laman. Ano boy tabang, game ka ba sa hinahamon ko na maglinis ng sea urchin gamit lang yung kamay sa isang oras? Mag-comment down ka below sa video ko kung
game ka sa hinahamon ko sa iyo. So back to work na tayo guys sa paglilinis ng si Orchin kasi marami pa tayong lilinisan ngayon na si Orchin. So back to work na tayo. Taba-taba talaga na si Orchin dito sa Mindanao. Diba o, tingnan nyo. Taba. Opa. Linisan muna natin ako. Ha? Soka with soka. Bilisan natin ito para matapos tayo ng isang oras lang. Matapos tayo nito ng madali. Binit. Shout out sa mga takot sa si Orchin dyan. Dito sa aming isla, hindi kami natatakot dito. At mahal namin ang si Orchin dahil dito nakasalalay yung pang-araw-araw na pangangailangan namin. Kahit delikado ito para sa iba at sa amin na rin, pero hindi na namin yan iniinda. Sa hirap ng buhay, dito sa aming isla, kahit matinik kami, okay lang sa amin. Nasanay na rin kami sa mga tinik nito at manhid na kami dito kasi araw-araw nga na ginagawa namin ito kaya okay lang kahit matinik. Kaya okay lang sa amin kahit matinik ng mga si Orchin. Wala na yan sa amin. Malapit na rin tayo matapos sa pagkuha ng laman sa loob ng si Orchin. Hindi na lang talaga. 7 piraso na lang ang naiwan. So, dyan na talaga tayo sa pagkuha ng laman sa loob ng si Orchin at ito na lahat yung laman ng isang bukat ng si Orchin at ang pangalawang proseso nito ay hugasan natin ito at pagkatapos ay ilagay natin sa bote. Ito na yung pangalawang proseso sa paglilinis ng laman ng si Orchin. At kinakailangan gumamit tayo ng salaan sa paglilinis nito at 2 langganan ng dagat para sa paglilinis nito. Apat na bote yung nakuha niya. At tamang-tama na ito sa aming pang-araw-araw na pangangailangan.
And that's all for today's video. I hope nga na-amaze kayo sa paglilinis ng sea urchin na nakuha ng asawa ko. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, like, comment, at share na din para updated kayo lagi sa mga video ko. And that's all. Thank you. Love you guys.